Balita mga kap, ako nga pala si Mark ng Mark Story Vlog at welcome back sa akin channel. Magluluto tayo ngayon ng stuffed tomato. Let's go! Okay mga kap, heto na ang ating mga sangkap na kakailanganin para sa ating stuffed tomato. Siyempre, kailangan natin ng number 1, kamatis. Bali 5 pieces lang ang aking ginawa. Meron din tayong syempre ang ating beef, ang ating onion na kinat ko na siya na maliliit. Meron din tayong bawang. Meron tayong red at yellow bell pepper. Meron din tayong cheese. At meron tayong mozzarella cheese. Siyempre. Meron tayong balsamic vinegar. Siyempre, ang asin at paminta. Heto na mga kap, ang ating beef mixture na ating lalagay sa ating tomato. Bali, ginisa ko siya ng 5 to 7 minutes. At siyempre, ginisa ko siya sa mantika, sa bawang sibuyas, at nilagyan ko rin ng depende na rin sa gusto ninyo kung lalagyan nyo siya ng bell pepper o hindi, pero ako nilagyan ko. Tsaka nilagyan ko din siya ng syempre asin, ng paminta, ng oyster sauce na konti, at konting sugar. Okay mga kap, heto na at ating ipapalaman na ang ating beef mixture. Syempre ito na ang ating kamatis. Sa ating kamatis pala mga kap, make sure natin na ang ating kamatis ay tatayo. At syempre, dapat large yung size ng ating kamatis. At syempre, aalisin natin ang laman ng kamatis. Diba? O, malinis na yan mga kap. Saka, slicein natin ng maliit dito sa kanyang puwetan. Para, syempre, tatayo ang ating kamatis. Ayun mga kap. Dalagay na natin ang ating, syempre, cheese. Uunahin natin ilagay ang ating cheese sa ilalim. Ayun. Okay. Tapos, siyempre, talagay na natin ang ating beef mixture sa ilalim. Ito. Okay. Press lang natin. Yan, ganyan lang kadali gawin ang Turkish food. Tsaka syempre, nagpapasalamat pala ako sa tomato kick. Ang tomato na ito na recipe ay syempre inspired by tomato kick. Kasi natry ko din magtrabaho doon, nabigyan tayo ng oportunidad. So syempre, pasasalamat din natin. Yun mga kap, puno na ang ating kamatis. Okay, tapos ang ating gagawin ay, sige, stop natin. Heto na mga kap, at ilalagay na natin, bali apat lang yung ating nagawa kasi nagkulang ang ating beef. So yun ang pinaka-importante, make sure natin na bago natin gawin ang kamatis, nasakto ang beef na mixture. Okay, lalagay na po natin ang ating mozzarella cheese sa ibaba. Malinis po ang aking kamay. Pinaghugas ng 100 times. Okay. So, lalagay na natin. Ang sakto lang. Kasi syempre, mozzarella cheese ay magme-melt. Okay. Yan natin lahat. Handa ko marami rin cheese para ano siya. Cheesy! Okay. At syempre sa ibabaw, lagyan natin siya ng parsley. Yun. Parsley.
parsley, parsley, and parsley. Okay. Heto, meron tayong foil at syempre, dito natin ilalagay ang ating mga kamatis. Okay. Alright. Since wala tayong mais na lalagyan, pwede natin ilagay siya sa foil. Yan. Tapos, lagyan natin siya ng olive oil sa paligid. Konti-konti lang. Saka ilalagay na natin siya sa sikat natin hindi palakit. Ito na po ang ating stock tomato. Bali, ilalagay na natin siya sa oven. Okay. Bali, dapat mahina lang ang ating oven. Okay. Ilalagay natin siya dito. Lulutuin natin siya ng 8 to 10 minutes. Make sure na mahina lang ang ating apoy. Okay. At ito na po, luto na ang ating stuffed tomato. Ito po, luto na siya. So, titikman na natin siya ng mahusgahan, okay? Kuha tayo ng isa. Okay. Alright. So, bali guys, bali niluto ko siya ng 10 to 13 minutes kasi ang ating kamatis ay medyo matigas pa. So, need natin lutuin kasi gusto ko medyo luto ang kamatis. So, ito. Lalagyan natin ng balsamic vinegar. Okay. Konti lang. At atin ng huhusgahan. Okay. Siyempre, alisin natin itong tape. Diba? Okay. So, guys. So, pwede natin ganitin. At titignan. So yun guys, napaka-fresh ng kamatis. So, panalo siya. Pwede nyo rin siyang gawin ulam. So, yun. Shoutout time. Shoutout sa Bikers Republic of Gabi. Shoutout sa mga kabayan. Shoutout sa pamilya ko dito. At syempre, shoutout kay Ate Raiba na tumulong sa akin ngayon ng video. At shoutout sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Stay safe kay parate. Syempre. At isipin ninyo na siyempre, magdasal tayo parate na matapos ng ating kinakarap ngayon na crisis. At dito na nag-end ang ating video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, comment, and share. And don't forget to subscribe. I'll see you in my next vlog. And peace. Peace.